Pindot mo na lang. Kung nahirapan kayo dyan sa board. Itong mga lessons na ito, hinihiling ko ito, no? Na ito'y maipaserox, mabigyan po kayo. Mga kapatid. Pwede ho ka, dito na tayo. Una, tumungay. Huwag kayo mag-alala, yung hindi ho masyado makakopya, kokopyahin namin kayo, bibigyan namin ng xerox. Pero makopya rin kayo, habang wala pa. Sino po ang madadaya ng hitwang katuruan? Kasi, meron dalawa, di ba? Yung false gospel at yung pong Mark. Yan yung dalawang matinding lilipol sa kaluluwa ng marami. Papatay sa kaluluwa ng marami. Sinagutan na natin para alam na natin para kung sakaling malilingat tayo doon, hindi na mangyari kundi magawa natin ang paraan. O baga ano to? Ito ay paalaala ng Diyos sa atin. Una mga kapatid, hindi ko napakakatagalan. Sino ang mga madadaya ng hitwang katuruan? Sa huling araw ito ha, una, ito pong mga mag-aaral na walang Espiritu Santo. 1 Corinthians 2:14. May mga sadya pong nag-aaral ng salita ng Diyos, pero wala talaga silang Espiritu Santo. Understood yun, baka naman sila. Subjected po ba silang sila ay madadaya ng ibang aral o hidwang aral? Opo. Sa panahon natin, yung mga taong walang Espiritu Santo, kung sino-sino ang umaakay sa kanila, nag-i-invite sa kanila, at sinasamahan nila. Tumingin muna kayo. Subjected po ba sila na sila ay madadaya ng hidwang katuruan? Subjected sila. Ayun na, lumapit na ron. Pag hindi ho kayo contento, sister, itong note ko mamaya, anuhanin ang picture ninyo. Maganda naman ang sulat ko rito. Mamaya, papahiram ko. Number 2, kapatid, sino ang madadaya ng hidwang katuruan? Una, yung pong mga mag-aaral ng, yung pong mag-aaral ng salita ng Diyos na walang Espiritu Santo. Maraming kanya, kapatid. Kaya kahit sinong mangaral, kahit sinong mag-invite, sama sila ng sama kahit na hindi nila nalalaman ang ipinangangaral sa kanila. Sa atin, meron tayong precaution doon. Iwasan natin yung pakikinig, panonood na hindi naman natin kilala yung preacher. Lalo na yung turo at aral nila ay napakalayo sa Bidya. Para hindi tayo makontaminate. Pangalawa, sino po ang madadaya ng hidwang katuruan? Pangalawa, mga ayon sa laman o pitan ng laman. Yung mga taong ayon sa laman, sa kasapitan ng laman. Tingin nyo po, itong hidwang katuruan, ang itinuturo ba nila yung masarap sa laman? Masarap sa laman, di ba? Kaya understood, yung isang tao o yung isang Kristiyano na siya ay namumuhay sa laman o sa pitan ng laman, tatanggapin niya ba ang hidwang pananampalataya, ang hidwang aral? Sigurado yun, syerto yun. Kasi ang gusto ng mga makalamang tao, yung makalamang aral. Ang gusto ng makalamang tao, yung makalamang aral. Kaya nga umaalis sila doon sa medyo mahigpit. Ayaw nila na mahigpit. 1 Corinthians 3:1-3. Sa pangatlo kapatid, sino ang mga madadaya ng hidwang katuruan? Mga makasalibutang pag-iisip. May mga Kristiyano ba kapatid? Kahit na Kristiyano na, makasalibutan pa rin ang pag-iisip. Ang isip nila mga nakaukol pa rin dito sa lupa, hindi doon sa langit. Pag nag-preach dyan, yung mga mangangaral ng hidwang aral, sasabihin nila okay lang yun. Yung mga bagay dito sa lupa. Katulad yung mga nangangaral na prosperity gospel, gusto nyo bang pagpalain mga kapatid? Sinisigaw nila yun. Walang anak ang Diyos na naghihirap, ikaw naman matutuwa ka, ay yayaman pala kami. Pag ikaw ay makasalibutang tao at hindi ka makalangit, kakagatin mo yung aral kahit mali. Ganun ang maraming maaaning, maraming masisirang kaluluwa. Pang-apat kapatid, sino ang madadaya ng hidwang katuruan? Pang-apat, mga taong kulang sa karunungan at kaalaman. Colossians 4:6, Isaiah 5:13. Delikado sa isang Kristiyano yung kakaunti ang alam sa Bidya. Kakaunti na nga alam, ang biblical pa. Kaya po, laging nagbabasa sa bahay, laging umaattend, laging nagtatanong sa mga leaders natin. Kung meron nakakagulo, basta't lagi tayong sumubusok sa pag-aaral kasi madadaya ng Diablo yung taong kulang sa karunungan. Akala na tama na yung naririnig niya. Akala na tama na yung church na inaatinan niya. Yun pala, iba ang itinuturo nila. Lack of knowledge ay madadaya. Colossians 4:6, Isaiah 5:13. Sa panglima kapatid,
Sino ang madadaya ng hidwang katuruan? Ng mga false prophet ito, ha? Sino madadaya nila? Number 5, mga taong walang tiyaga sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos. 2 Peter 3:15 to 16 or 17. Taka kapatid, yung mga taong i-invite mo, ayaw, walang panahon, walang oras. Sa bahay, hindi nagdadasal, hindi nag-aaral. Yung mga ganyan tao, walang tiyaga. Madali po silang madaya ng hidwang katuruan. Akala nila, lahat ng sinasabi ng mga nangangaral, okay, eh hindi niya nababasa. Kaya ganito kayo, pag nag-aaral tayo, kunin mo yung verse, basahin mo sa bahay, ano ba yung unawa, ano ba yung interpretasyon, para ma-check natin. Sa panahon kasi ngayon, marami nangangaral, iba ang interpretasyon. Ayon sa laman ang interpretasyon, hindi yung bumubuhay ng kaluluwa. Marami ang ganyan, kapatid. Kaya nadadali sila ng mga false prophet. Pang-anin, kapatid, sino ang madadaya ng hidwang katuruan? Pang-anin, mga Kristiyanong nananatiling bata at immature. Efeso chapter 4, verse 14. Wala yung ano, chapter. Efeso chapter 4:14, Hebrews 5:11. Delikado po yung nananatiling bata. Pinag-aralan natin yung kahapon. Pag nananatili pong bata ka, madali ka maligaw, sabi ng Efeso chapter 4:14. Pag tayo ay matagal na, pero hindi tayo lumalago, yung ugaling makalaman pa rin, hindi tayo lumalago. Hebrews 5:11, yung mapurol ang tainga sa pakikinig, yung bang naiirita sa mga aral na nakapagpapabato, yung bang nasasaktan sila, pero totoo naman, dapat na i-recover nila, baguhin nila, ayaw nila ng ganun. Nangangati ang tainga nila, ayaw nila ng tamang aral. Kaya, yung hidwang katuruan, masarap yan sa pakinig. Kaya yung natatanggapin nila, maililigaw sila. Yan ang napakahirap. Pampito kapatid, sino ang madaraya ng mga hidwang katuruan? Pampito, mga Kristiyanong di sumusunod o di tumutupad sa salita ng Diyos. SFD, salita ng Diyos, pinagkilang natin. Marami ba ganito? Mga Kristiyanong di sumusunod, tumutupad sa salita ng Diyos. Halimbawa, alam niya, hindi na sinasagawa. Paano siya madadaya? Doon sa hindi na pagsasagawa, mga kapatid, mas e-entertainin niya ba yung masarap sa pakinig niya, yung mas madali sa kanya, yung pabro sa laman niya? Kaya yung disobedient, number one case din yan, kung bakit madadaya siya ng hidwang katuruan. Kasi hindi naman niya sinusunod. Doon siya pupunta sa church na magaan at madali, na pabro sa laman niya. Tignan mo sa church natin, pagdating ng panahon, pagka nabibigatan sa turo, nabibigatan sa aral, nasasaway siya, nare-reduke siya. Ayoko na nga dito. Lipat na nga lang ako sa ibang church na po pwede yung ginagawa ko. Ganun mangyayari. Subjected siya sa madadaya ng false prophet. Mga kapatid. Yung pangwalo, no? Sino po yung madadaya ng hidwang katuruan o ng false prophet? Pangwalo, kapatid. Mga Kristiyanong matitiyosurin sa salita ng Diyos. Marami bang matitisurin sa salita ng Diyos? Kahit tama, natitisod sila. Marami ba yung ganon? Halimbawa, may ginagawa siyang mali. Itinutuwid yun. Pinapaalalahanan siya, sinasaway siya. Pagka ayaw niyang magpatuwid, ayaw niyang magpasaway, lilipat ba siya? Diyos sa lilipatan niya, alin ang pipiliin niya? Yung pabor sa laman niya. At yun ang magiging paraan ng Diablo para ihook siya. Dito ka na lang, huwag ka na umalis dito. Dito hindi ka masasaktan, dito hindi ka pipilitin. Pero sabihin ko sa iyo, hindi ka maboborn again ng mga aral ng hidwang mananampalataya. Dahil masarap sa laman. Ang aral ng Diyos kung matuwid, mapait sa kaluluwa, pero nakapagpapatuwid ng ating buhay, nakapagpapabago ng ating buhay, bagamat nasasaktan ng ating laman. Yan ang pagkakaiba. Tayo hindi tayo dadami ng bonggang-bongga. Ang talagang mananatili lang dyan, mga kapatid, yung totoong mabobot again at magtitiis sa mga aral ng Diyos na sundin kahit mapait sa kanilang laman, pero masarap sa kanilang kaluluwa. Hindi tayo yung dadami ng bongga-bongga, milyon-milyon, sa mahigpit na iglesia, sa biblikal na iglesia, kakaunti yan. Dahil ang gusto ng mga iba, yung maluwag na daan, yung lahat na susunod nila, lahat ng maibigan nila at mga gusto-gusto nila. Maniwala kayo. Tignan mo yung mga bonggang-bonggang mga relihiyon yun, mga libo-libo, milyon-milyon. Tignan mo ang pamumuhay nila.
Ang aral kasi nila maluwag, kaya ang pamumuhay nila ay maluwag. Yan po ang totoo. Sa panahon ni Kristo, si Kristo na nangangaral, lalading dalawa yung sumunod sa kanya ng una. Tama ba? Si Kristo nangangaral, ha? Di ba dapat milyon? Dapat bilyon. Si Kristo mismo. Kasi hindi lahat ginugusto na mga pariseo, mga eskriba, ang mga aral ni Kristo. Yan ang biblical base. Kakaunti. Pero nakita natin, dumami din sila nung maraming nagpakitang sumunod na born again. Meron 3,000, may 6,000 nung sila ay nagpakita ng halimbawang sundin ang aral ng Diyos. Sa church natin, hindi bonggang-bonggang dadami tayo, mga kapatid. Pero kahit kaunti, basta sumusunod. Hindi ho paramihan ito. Okay na, mga kapatid? Mabilis na ito. Dito tayo. So, sino ang mga madadaya sa pagtatatak na meron tayong pinag-aralan kanilang linipol? Yung mali ang turo ng mga bulang propeta, ang daming mapapatay na kaluluwa niyan. Ngayon, hindi tayo nakuha nun dahil biblical tayo. Kukunin ka niya sa pagtatatak. Bago yun, dito muna tayo. Yun, ang daming verses nun. Ang daming mong babasahin sa may pag hindi mo binasa yan, ewan ko na lang. Amen. Ito po. So, sino yung madadaya sa pagtatatak? Tumingin po kayo din eh. Sino pang madadaya? Ito kanina, sino madadaya sa hidwang katuruan? Sino naman ang madadaya sa pagtatatak? Yung marking. Una, mga taong unang ginamit ng Diablo na instrumento, yung Antichrist. Siyempre sila, ang unang magpapatatak. Maliwanag ko ba? Yung mga rulers at yung mga nasa ilalim ng mga rulers na yun, sila ba ay unang madadaya? Opo, sila yung nakalagay niya sa Bible eh. Yung dinaya sila ng patutot, nagalit sila. Kaya lang, wala na silang magawa dahil sila ay hinerohan. Pangalawa kapatid, sino ang madadaya sa pagtatatak? Pangalawa, mga taong di sumasampalataya kay Kristo. May mga ganun tao ba? John 3:18-19. Ito, gusto ko basahin ko. Ang dami niyan sa panahon natin. Ang akala niyo po, mga kapatid, marami ang maliligtas. Kakaunti po maliligtas. Sa John 3:18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa salibutan. At inibig pang ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Nandito na yung ilaw, mas inibig pa nila ang dilim. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Tingnan nyo sa 20. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw. Napopuot sa ilaw. Totoo naman, nire-reject nila yung ilaw, nire-reject nila yung tama. Nangyayari yan. At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Kulang yung verse ko. John 8 or John 3, 18 to 20 pa lang. Idagdag nyo na lang. Ayan o. Nandito na yung ilaw, mas gusto nila ng kadiliman. Pagkat masasama ang kanilang mga gawa at ayaw nilang masaway ang kanilang masasama mga gawa. Yan yung magpapatatak. At yan yung mga linipat doon sa hidwang pananampalataya. Yung ayaw nilang ma-correct ang mga palukot nilang mga gawa. Sa church natin, napapasin ninyo, pag negative ang pag-uugali, ikinokorrect natin. Yun ang dapat eh. Hindi yung mali na ang pag-uugali. Mga kapatid, hahayaan lang natin. Paano ka mababago nun? Paano ka magsisisi nun? Kaya minsan nakikita natin, masipag lang umatin, pero ang pag-uugali at pamumuhay ay sira. Hindi po ganyan, mga kapatid. Sa pangatlo, mga kapatid, tayo. Sino ang madadaya sa pagtatatak? Sorry. Under pa rin ang number 2. No? Sino ang madadaya sa pagtatatak? Yung number 2, mga taong di sumasampalataya kay Kristo. Ito yung kalagayan nila. Yung dash one natin, nabulag ng kanilang pita ng laman. Tulad doon, sabi doon, nandiyan ang ilaw, mas inibig ang kadiliman para hindi masaway ang kanilang masasama mga gawa. Alin ang kakapin nila? Yung kaluluwa nila, yung laman nila. Alin ang gusto nilang manatili? Yung kanilang kasamaan o yung sila ay makalaya? Yung mga ganyang klaseng tao, mga kapatid, nakikita na natin. Yan yung magpapatatak.
nire-reject niya ang biblical gospel pagdating ng huli, magpapatatak din niya kasi hindi naman naborn ang unyan. Kasunod, last two, nabubulag ng kanilang mga kayamanan at ambisyon. Ayun o, Santiago 5, 1 and 2, Luke 8, verse 15. Sorry, 8, 14. Mali na naman ako doon. 14. Sila yung nasa dawagan. Yung binasa natin kanina. Kaya kung tayo ay mayroong mga inaari, isipin natin mga kapatid, kaya ba natin bitawan niya sa panahon na pagtatataka na? Sa ngayon, kung meron tayo mga inaari, mag-ari tayong wala. O di magaya, ginagamit natin ito sa gawain ng Diyos. Ginagamit natin ito sa pagpapalaganap ng gawain ng Diyos. Mga kapatid, ganyan. Kasi pagdating ng panahon, hindi rin natin mapapakinabangan yan. Dahil ang ating kaluluwa, mga kapatid, ang gusto natin isalba. Maliban na lamang, mas gusto natin yung yaman sa laman ay magpapatatak ka, pero ang iyong kaluluwa mapapahamak naman. Mamimili ka kung ano ang gusto mo. Dito tayo sa dust tree. Ito yung mga taong sumampalataya kay Kristo. Sa dust tree, nabulag ng kasikatan, katanyagan. Marami bang ganyan? Marami bang ganyan? Yung mga taong sanay sa katanyagan, yung popularidad, yung pinupuri at itinataas. Siyempre, ayaw niya ng mga review. Ayaw niya ng mga pagpapakumbaba. At kung gusto niyang imintina ang buhay na ganyan, siyempre magpapatatak siya. Palagi siyang nasa itaas. Ganun yung mga taong nasa itaas, ayaw nila mababa. Magpapatatak sila. Dahil gusto nila ng kasikatan at katanyagan. Tayo hindi. Kababaan tayo. Hindi ho yung kataasan. Sa dash 4, kapatid, sa mga hindi sasampalataya kay Kristo. Last 4, nabulag sa sariling karunungan. Yung nakalagay sa Santiago 3. Karunungan sa lupa. Sabi doon, hindi karunungan ng Diyos. Marami ba mga tao may sariling karunungan? Basta ako, Brad, ito ang aking susundin. Hindi yung inyo. Ayan, tama yan, biblika yan. O sige, gawin niyo yan, pero ako hindi ko gagawin yan. May mga ganun tao ba? Ito kasi ang interpretasyon ko dyan. Meron ako nakilalang ganyan, ganun. Kita niya yung Bible talagang tama, iba yung interpretasyon niya. Ang mga ganyan, magpapatatak din niya kasi siya, sinusuportahan niya ay laman, hindi kaluluwa. Ang daming ganyan, kapatid. Prosperity gospel na nasa kanya, kaya magpapatatak siya. Sunod, kapatid, number 3. Sino po ang madadaya sa pagpapatatak? Pakinggan niyo po, number 3. Mga taong di talaga naniniwala sa Diyos. Magkaiba ho yung mga taong di sumampalataya kay Kristo. Naririnig din nila si Kristo. Ito naman, sarado talaga sila. Sila yung mga, yan. Yung mga atheist. Mga taong di talaga naniwala sa Diyos. May mga ganyan ba? No God sa kanila. No God principle sa kanila. Tulad ng mga scientists, mga astrologers, diba, di sila naniniwala sa Diyos. Ang pinaniniwalaan nila, siyensya. Alam niyo ba yan, mga kapatid? May mga scientist na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naman lahat. Mga kapatid, yan ho yung pangatlo. Mga taong di talaga naniniwala sa Diyos. May mga ganyan mga tao ba? Paliwanag mo yung Bible, wala akong paniniwala sa Diyos. Paliwanag mo yung Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng iba, ang Diyos ko, sarili ko. Ang Diyos ko, baril. Ang Diyos ko, gera. Wala silang Diyos. Iyan po, kapatid, magpapatatak yan. Dahil hindi naman siya naniniwala sa Diyos, sa aral ng Diyos. Oh, nire-reject na lahat. Magpapatatak yan. Pang-apat, kapatid, sino po yung madadaya sa pagtatatak? Pang-apat, mga Kristiyano, hindi biblical sa katuruan. Ito na, Kristiyano to ha. Na-Kristianist daw. Mga Kristiyano, hindi biblical sa katuruan. Tumingin mo na kayo. Sabi ng iba, wala daw mark. Madadaya, hindi. Madadaya yun. Yung hindi naniniwala, ay nakalagay sa Biblia. Pag hindi biblical, madadaya. Mamaya dadaanan ko po. Alin ang mauuna? Great Tribulation o Rapture? Anong mauuna? Yung Rapture o Great Tribulation? Dadaanan ko po yung mamaya. Pag bali ang turo mo, bali ang aral mo, bali ang preparasyon mo. Ang daming ganyan doctrine ngayon na lumalabas. Sabi nila, ang una daw ay rapture. At pagkatapos daw ay great tribulation. Yun daw mga hindi makakasama sa rapture ay may pag-asa pa.
paano makakaroon ng pag-asa na rapture na yung mga anak ng Diyos at nandun ng Espiritu Santo silang maiiwan dun sa baba. Yan pa lang, turo yan ng mga evangelicals sa paligid natin, mga mali, unscriptural. Kaya sabi ko sa inyo eh, pag mali ang aral, mali ang preparasyon. Kung mali ang preparasyon, mali ang ipinamumuhay natin. Mali tayo niya. Ang daming ganyan, kapatid. Sabi naman ng iba, wala kami pakialam kung hindi ng una. Yan. Lalong hindi ka magkakaroon ng pag-asa sa kaligtasan kasi hindi mo inaalam ang katotohanan. Sabi niya, knowing the truth will set us free. Kung hindi mo malalaman ang katotohanan, di sinabi ko kahapon, kung hindi mo alam ang totoong 500, paano mo malalaman ang peking 500? Makapeke ang nasa kamay mo. Yung totoong 500 ay wala sa iyo. Bible din ang ginagamit nila, pero kung mali ang interpretation, mali ang paliwanag, ay sabihin ko sa iyo, syerto, makakapatid, maraming madadaya. At dito sa Cagayan, marami ang madadaya. Lalo na yung mga lingkod-lingkod na tuwing Sabado lang, linggo lang, walang seminar, walang Bible study, walang pag-aaral na ganito. Meron kasi mga ganun eh. Yung mga part-time worker, part-time leader, pupunta lang linggo, pupunta Sabado, tapos ang ituturo, galing sa mga libro na hindi sa Bible kinuha. Delikado yan. Delikado yan. Eh, may mga kapatid. Hindi yan makakaligtas ng kaluluwa kasi wala doon sa putahi ng Biblia na kanyang ipinangaral. Mamaya, dadaanan natin. Pinapaspasan ko po para maka... Uwi na rin po yung mga ibang kapatid natin. Yung pong panglima, kapatid. Sinong mga madadaya sa pagtatatak? Yung panglima, mga kapatid, ay mga Kristiyano rin sila, ha? Sa tingin nila, Kristiyano sila. Mga Kristiyanong nadaya ng hidwang, mga ngaral, at hidwang iglesia. Ayun po, Matthew 24, 4, 5, 11, 2 Timothy 4, 3, and 4. Mga grupo rin sila. Naghahanap sila ng mga gurong ayon sa kanilang masasamang pita ng laman. Mas gusto nila yung katha kaysa ang katotohanan. Sabi, ibabaling sa katha yung haka, ang biblical, sila yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga nag-i-invite na mga leader, nag-i-invite na mga church na, oh, ating kayo dito, maganda rito, masaya dito, ingat ka. Baka ang turo niyan, ang pamumuhay nila, ay kagaya ng mga pamumuhay na mga sanibutan. Hindi yung sama ng sama. Hindi kung saan-saan. Nagsesearch tayo mabuti. 1 John 4:1. Nagsesearch tayo mabuti. Nagsasaliksik, nagsisiyasat. Ikaw ba sasama ka kaagad na hindi mo naman alam, hindi mo naman kilala? Ah, may hirap yan. Mga kapatid, kaya sa paligid natin, ingat ka. Kahit maganda mang salita, gwapo yung nagtuturo. E may ba, marami yung kanilang miyembro, maganda yung simbahan. At tingnan natin yung tamang turo, yung tamang aral, at kung ipinamumuhay. At kapag hindi, reject, resist. Baka hindi sila ang gagamitin ng Panginoon. Pang-anim, kapatid, sino ang madadaya sa pagtatatak? Yung magpapatatak kong tinutukoy ko, kapatid, ha? Pang-anim, mga Kristiyanong nag-backslide. Galatians 3 verse 3, 2 Peter 2, 19-22, Hebrews 6, 4-6, ang daming verse niya. Yung mga tumatalikod sa Panginoon, sa tingin nyo, magpapatatak hindi? Magpapatatak hindi? Understood nga eh, yung pagtalikod nga sa Panginoon, yung palang sa brain eh. Kaya kapag ka nandiyan yung pagtatatak, automatic yan kasi ang taong nag-backslide, nagbalik sa laman, pipiliin niya bang sumarap ang kanyang laman? Kaya yung mga tumatalikod, share to yan. Kala ng iba, ganun lang yung tumatalikod. May mga kasama tayo dati, biblical, pero pumunta sa mga church na ang biblical at ang itinuturo nila ang biblical. Meron ako sinabihan eh. Kilala niyo yun, Asit eh. Pastor siya ngayon. Hindi ko nababangitin yung organization. Kilala eh. Nagpastor siya ngayon doon. Sabi ko sa kanya, anong doctrine ninyo? Anong dala mong Godhead? Eh, ang alam kong doctrine ninyo dyan, Trinity. Eh, sabi ko, brad, di ba, alam mo yung biblical. Si Jesus at ang Ama ay hindi pantal, not equal. Sabi dyan. Eh, ano ka kung dadalhin mo? Eh, ikaw ay payaran ka dyan. May sweldo siya doon ngayon eh. Pusan din siya ngayon. Ano ka kung dadalhin mo na Godhead teaching? Yung Trinity, equality, o yung equality? Di siya umimik sa akin. Pag ikaw umiba ka ng doctrine sa kanila, iaalis ka ba ng membro?
Anong church yun ang aalis ng miyembro kapag yung pastor nila hindi nila mapasunod sa aral? Bahala na kayo kung anong church yun. Hindi ka ako, masasacrifice yung alam mong tama. Naging worker ka, naging pastor ka. Pero ituturo mo, Trinity, pantay sila. Samantala sa Biblia, hindi. Hindi siya kumimik sa akin. Betsa iimik, eh, laki-laki na sweldo niya ron. Pati mga anak niya, sarap ng buhay ngayon. Anong church yun? Biniro na pangako eh. Pwede, Pin, pwede ka ba mag-seminar sa amin? Ano ka? Ikaw na lang. Tapos, ang turo, bibigyan niya ako ng tema. Brad, ito yung tema. Ibet ka namin. Ikaw na lang. Pwede akong pumunta doon. Ako masusunod. Ako magsishare. Sabi niya sa akin, invite kita, Brad. Pero ito ang tema. Eh, ang tema, layo. Ang tema nila, pang-Bible study. Pero centralized. Centralized ang activity. Tapos nakakainin lang dessert. Nakakainin lang mangga. Akala ko, karne. Ganon sa kanila mga church. Basta masaya. May tugtugan, may hiyawan, may kantaha. Pero ang kakainin lang ng kaluluwa nila, mga kapatid, bulati lang. Hindi karne. Sabi ko, wag na lang, kayo na lang. Kayo na lang. May plano pa nga sila mag-reunion eh. Ibabalita ko sa inyo. Mag-reunion daw sila. Tapos na daw ko. Tapos na kuya. Nag-post na sila. Tapos na? Oh, kita mo, nahuli na ako. Nauna pa kayo. I-invite daw ako. Sabi ko, ano ang layunin ng gathering? Nung tinanong kong ganun, hindi na tinuloy. Alam ko na eh. Tapos na ba? Patingin naman mamaya kung maganda mga post nila. Nagre-reunion daw sila eh. Ito klaseng reunion. Ini-invite po ako ng isa doon. Sabi sa akin, Brad, punta ka. Ito ang tema. Nakita ko yung tema. Ang layo sa mga sakit nila. Ang gusto nilang tema yung masarap pakinggan. Eh, allergic na sila sa akin. Kaya ako, hindi ako pupunta. Pero kung maganda, sige. Iba eh. Ang laki pa naman mag-love gift doon. Eh kung yun ang titignan mo, hindi yung kaluluwa, hindi yung kalagayan nila, mahirap po yun. Mga kapatid, tingnan natin mabuti kung sino po yung magpapatatak sa huli. Ito, Christians na to, tagilid pa. Hindi ko mo Christian, ligtas na. Marami nag-isip pag Christians na, ligtas na. Hindi pa. Baka Christians ka na tabingi. Baka Kristiyano ka na. Iba ang aral mo. Iba ang katuruan mo. Ang biblical. Baka Kristiyano ka na. Nadadaya ka ng ibang aral at ng ibang iglesia. Hindi ko mo Christian, ligtas na. Hindi ko mo Christian, eh, hindi ka na magpapatatak. Kung iba ang paniniwala nila, iba ang prinsipyo nila, iba ang turo nila, iba ang kinangaral nila. Sabi ko siya kapatid, hindi ka maliligtas. Paano nyo nalamang nakapost? Press nyo ba sila? Sinka. Sinka. Mamaya, patingin ha. Curious ako ha. Titignan ko kung sino yung mga nando dun. Magad friend. Oo, nag-i-invite sila. Meron daw silang reunion. Hindi nyo po alam yun. Yung mga tagaroon yun sa kabilang bakod yung tinutukoy ko. Yung mga over the bakod. Hindi ho yun nasa loob ng bakod. Meron kasi over the bakod. Mga kapatid, dito tayo. Sino po yung magpapatatak? Hindi tayo humuhusga. Hindi man po humuhusga. Bahalang Panginoon. Kaya lang yung mga nakikita natin, mga ebidensya hindi tama. Initingnan natin. Hindi tayo humuhusga. Sa pang-ani po, kapatid, tumingin kayo. Mga Kristiyano rin sila, sabi nila. Sinong madadaya sa pagtatatak? Pang-ani, kapatid. Mga Kristiyanong nag-backslide. Di sinabi ko. Yung tumatalikod. Nasa Panginoon nung una, tumalikod, bumalik sa bisyo, bumalik sa mga masasamang gawain. Dito po sa Cagayan, baka meron na. Baka meron na. Sana wala pa. Mga kapatid, yung mga tumatalikod, nilinis na, binugasan na, bumabalik ulit sa dati. Hindi po gusto ng Diyos yun. Yung tumatalikod, ayaw po ng Diyos yun. Hindi tayo perfecto, makakasala tayo, pero hindi inuulit-ulit ng mga may Espiritu Santo. Pero yung mga walang Espiritu Santo, kinasasarapan nilang ulit-ulitin, balik-balikan, at i-display pa. I-display pa eh. May Espiritu Santo yun. Mga kapatid, napakahirap po. Sa pang-anim, sino po yung mga magpapatatak? Yan nga po mga Kristiyano ang nagpaksdal. Kung bumalik sila sa laman, ano ba, para saan ba yung pagtatatak? Di bang gusto nila sumarap ang laman? O yun. Magpapatataka kasi bumalik ka na sa laman. Sa pampito kapatid,
mga Kristiyano rin sila, ha? Na nananatiling bata at immature. Almost the same. Kasi ninyo, ito, maaakay po kapatid ng mga false prophet. Pag nanatiling bata at immature. The same. Sa tatakam, the same thing. Pag nanatiling bata at immature. Tingin nyo po, magpapatatak, hindi. Magpapatatak. Pag nanatiling bata at immature, makukuha ba ng mga false preacher, mga false gospel, makukuha ba ng mga... Oo, nanatili kayo. Parehas yan. Dahil sa Biblia, iisa lang ang sin sa mga false prophet at doon sa mga pagtatatak under the skin. Yung mga mature lang. Ayun mo. Napakain na natin dahil. Nadahan-dahan, ha? Nakatama na kanina, eh. Mutik na nahilo si Ate Glo, eh. Pamama dito, eh. Okay na lang, brad. Dito na lang, brad. Salamat sa inyo, mga gwapo. Bilisan po ito, mga kapatid. Brad, habulin kayo malaskos. Nagbibiro lang ako kasi na naano ako sa kanila yung anak nila eh. Puti na lang, huminto na. Kung kailan ba naman nag-aaral tayo ng ganito kahapon, hindi naman. Ngayon lang, kinitempuan talaga silang mag-asawa para hindi makapokus. Pero brad, salamat. Kay Lord, ha? Unang-una kay Lord. Saludo ko sa inyo. Maraming ganyan, eh, ayaw lang ganitong pag-aaral, brad. Tapos gusto maligtas. Ayaw naman magsaliksik. Paano kang maliligtas sa mga false prophet eh? Kadaya-daya ka. Ayaw mo rin magpatatak isang araw. Baka kauna-unahan ka pa sa pila. Baka sabihin mo, pang 100 ka, ako na lang yung first. Nakakatakot yan. Kasi hindi niya alam ang mga ganito. Tanong, yung po yung team. Tanong, ano ang kahihinatnan ng mga magpapatatak? Tingin mo, anong kahihinatnan? Sa physical, sasarap. Giginhawa. Pero ang kaluluwa nila, ano mangyayari? Di maliligtas at mapapahamak. Ito po yung verse, Revelation 13:8. Revelation 14:9. Babasahin ko sana ito eh. Hahapunin po tayo. Kaya nga pinasusulat ko sa inyo. Nakalagay dyan, hindi maliligtas ang sumasamba sa kanya, hindi maliligtas ang mga nagpatatak sa noo o sa kanilang kamay. Alam niyo na, ha? Kaya yung mga nagpapatatos, hindi na yan sa sakit. Mas masakit pa kayong tattoo kaysa yung pag-i-implant ng microchip. Mas masakit yung tattoo kaysa sa pag-i-implant ng microchip. Mabilis lang. Mga kapatid, hindi po maliligtas at mapapahamak. Ayan, oh. Itong maganda, Revelation 13:8, Revelation 14:9-11. Sabi dyan, anong sabi dyan? Yung dagat-dagat ng apoy ang kanilang paroroonan. Yung puot ng Diyos, kasi nandyan yung wrath of God, matindi ang kasasapitan ng mga yan dito, mga kapatid. Palagay kong matututong sila doon sa alam na gagawin ng Diyos sa kanila. Yung mga magpapatatak. Kaya huwag. Gusto mong hindi magpatatak, yung pinag-aaralan natin, mga kapatid, maging advance tayo doon. Ipwesto natin ang kaluluwa natin para hindi na magpatatak. Sabihin natin walang dipira na tatak, pinaliwanag ko na. Kasi sinasabi na nila, wala. Kung meron pag-uugali tayong mataas, maluho, malaya, pagsisihan natin, mamuhay tayo ng payak. Yung simple lang, meron at wala. Kung meron ka, mag-aring wala. At kung meron ka, itulong mo sa gawain ng Diyos. Kung pwede pa, lumaganap ito, mas maganda. Huwag tayo masyadong magpupondo. Baka isang araw, yung kaluluwa natin, ang hindi po nakapondo. Hindi ho yung material ang pwede nating ipangsuhol sa impyerno. Hindi ho po pwede. Kabanalan po ang susi para tayo maligtas. Hindi ho yung dami ng salapit. Hindi po yan. Bagkus gamitin natin yan. Hindi naman masama. Gamitin natin yan sa gawain ng Diyos. Acts 2, Acts 4, gamitin natin sa gawain ng Diyos. Sabi ng iba, anong gagamitin? Pinaghirapan namin ito. Yan. Nandun ang pangingaya. Manalangin tayo kung paano tayo magamit ng Diyos ng may kabuluhan. Sagot natin yan, di maliligtas at mapapahamak. Yun yung mga madadaya na magpapatatak. Ito yung continuation. Tanong, ano ang mangyayari sa mga Kristiyanong di magpapatatak?
sila'y maliligtas at darako sa kaharian ng Diyos. Ito po yung mga talata. Sandali muna. Sino yung mga maliligtas na yan? Ayun. Matthew chapter 24, 29 to 31, 1 Thessalonians 4, 13 to 17, Revelation 14, 12 to 18, at tinutukoy dyan yung mga handa na Kristiyano. Sa shortcut, mga hinog. Sila yung mga mature. Sila lang ang hindi po magpapatatak. Tumingin muna kayo. Ito yung kabila. Revelation 6 verse 9 to 11, Revelation 2 verse 10, Matthew 10, 28, Philippos 1, 21, Roma 14, 4, Roma 14, 7 to 8. Tumingin muna kayo. Kasi itong mga verses na to, hindi nga sila magpapatatak. Ano ang sinabi natin kanina? Papayag ba naman sila? Ikaw ay makakalusot. Papatayin ka nila. Ito naman yon. Patay ang katawan mo, pero ligtas ang kaluluwa mo kasi hindi ka umayon sa kanila. Gets? Natin ka ba din? Kaya ito yung mga verses na yun. Lalo itong Revelation 6, 9, Revelation 2, verse 10. Ang gaganda ng sinasabi dyan. Sila yung mga taong kahit mamatay man ay pakinabang sa kanila. Huwag lang silang magpatatak. Ito ho yung mga verses na yun. Ito naman yung gagawin ng Diyos sa kanila on actual. At yung kalagayan, yung mga hinog, yun ang ira-rapture. Hindi bobot, hindi bulaklak, sabi natin, hindi hilaw. Alam na natin yung repetitious na masyado. Masyado ng paulit-ulit, mga kapatid. Note natin, ito yung note natin. Tanging ang hinog or tanging hinog at puspos ng Espiritu Santo, guguhitan ko. Kasi pinag-aralan din natin dito, how to be filled of the Holy Spirit. Paano mapuspos? Kasi kung ikaw ipatak-patak lang, tatagal ka ba sa great trip? Di ka tatagal. Uurong ka, aatras ka. Kailangan buhos. Malaki ang ipon mo sa buhay mo. Nandun ang malaking manifestasyon ng Espiritu Santo. Ulitin ko, ang note natin, tanging hinog, mature, at puspos ng Espiritu Santo. Lamang, ang di magpapatatak at di madadaya ng perverted gospel. Dalawa. Pag mature tayo totoo at puspos ng Espiritu Santo, iistabi natin ng patak na yan kahit anong mangyari. Di baling mamatay, huwag lang pong mapahamak. Yung perverted gospel, ire-resist mo yan kahit anong sarap sa laman mo yan. Itataboy mo yung mga aral na yan. Dahil hindi yan makakatulong sa pagpapalago ng ating kaluluwa. Mga kapatid, ang dami nito. Babasahin ko ba sa inyo? Kaya po sinulat ko na lang. Kagabi po nung sinusulat ko yan, nakatulog na nga ako. Pero natuto ko kagabi. Sabi ko matagal-tagal na rin ako hindi nakapagpupuyat. Pero ang sarap. Habang nababasa ko yung kapatid, alam mo kapatid, parang nalilipap yung spirit ko, sabi ko. Na-upgrade. Nalilipap yung spirit. Napakasarap. Sabi ko, ganito pala, napakasarap. Sana ka ako, Lord, mangyari talaga yung hindi lang sa lupa, masarap sa langit, talaga kami magisigurado. Ang daming verse niya. Tapos sasabihin natin, mga kapatid, ganun-ganun lang ang maging isang Kristiyano. Sabihin ko sa iyo, precious ang kaharian ng Diyos. At precious din tayo. Dapat pagbutihin natin ang kalagayan natin. Ginto at pilak na tayo. Para maging karapat dapat tayo sa paglalagyan ng kaharian ng Diyos, dapat pagbutihin mo pagiging ginto. Hindi yung tanso ka pa, nagmamalaki ka na. Dapat ginto. Dapat pilak. Hindi yung quit ka lang ng baso, nagmamalaki ka na sa Diyos. Ibig sabihin ito, mga kapatid, itaas natin ang ating pagiging Christian. I-elevate natin. Yung mga taga-taguntungan, nakita ko po kahapon, salamat sa Panginoon. Sana tuloy-tuloy natin. Nihiling ko yan kila Kuya Asit, kila Kuya Noli. Itong napag-aralan natin dito, chap-chapin nyo pa, brad. Marami pa dyan. Ilawak nyo pa, brad. Yun ang ating ipakaya sa kanila. Maging dito po sa San Jose, alam ko po yun. Pinagtutulungan naman natin dito. Huwag natin bitawan ito kasi pwede tayong mag-subject na hindi ganito, pero parang ganito din. Yung mga nasa loob kasi makasub-topic yan eh. Alam mo, lahat ito pwede mo gawa ng topic. Depende sa'yo. Kailangan na talaga mag-aaral ka. Kung hindi ka mag-aaral, huwag ka na mag-topic. Mag-aaral ka talaga. Tsaka hindi pwede rito kung ano iniisip mo. Kung ano ginagawa. Hindi, dapat nakafocus ka rito. Ganon. Ganon mga kapatid. Para po,
ma-fill tayo ng Spirit at maibigay natin ang tamang wisdom at yung interpretation. Kasi useless ang wisdom without interpretation, the biblical. Kawikaan 1, 7. Kawikaan 4, 4 up to 7. A wisdom with understanding. Hindi yung wisdom lang. Ang karunungan na naipapahayag kahit maganda o hindi naiintindihan, hindi may sasagawa. Ang dami niyang verse. Gusto mo malaman ang wisdom of God from chapter 1 up to chapter 10. From chapter 1 up to chapter 10 ng Kawikaan, nandiyan ang tawag ng karunungan. Chapter 1 hanggang chapter 10. Doon tayo magbibis. Huwag tayong magsawa. Paulit-ulit nating aralin kasi hindi lang ikaw makikinabang pati ang tinuturuan natin. Ako, ito ang aking verse sa sarili ko. Sa sarili ko lang to. Ewan ko kung gusto mo maging verse dito. Kung gusto mong i-enlarge pa. 4, 12 to 16. Kasi nandiyan yung 13, magsipag ka sa pagbasa, pangangaral, pagtuturo, ministry. Pag ikaw ay gusto mong mangaral, magturo, aba, palabasa ka. Hindi yung binabasa ay puro sa gadget, ah, hindi yun. Yung aral ng Diyos. 1 Timothy 4:16. Pero yung 1 Timothy 4:12-16, yun ang kanyang expository. Mga kapatid, tanging hinog at puspos ng Espiritu Santo lamang ang di magpapatatak at di madadaya ng perverted gospel. Hindi ka madadaya ng false prophet, hindi ka madadaya ng escape leaders. Yun yung sinabi ko kanina, na mga rulers, na mga anak ng demonyo, anak ng Babylon, hindi ka madadaya kasi hinog tayo at puspos tayo ng Espiritu Santo. In short, we are born again. Ang totoong born again, may Espiritu Santo. At kapag may Espiritu Santo, kapatid, hindi ka kayang daya-dayain na maling aral. Hindi ka kayang dayain o takutin. Pag hindi ka nagpatatak, patay kita. Pag hindi ka nagpatatak, kunin ko lahat yan. Hindi kunin mo lang lahat. Mas malaki naman ang kaharian ng Diyos kesa dyan sa kukunin mo. Amen? May kayamanan na ako. Sige, tikunin mo lang kesa naman mamatay ang kaluluwa ko. Huwag ka mag-alala, papalitan ng Diyos sa langit yan. Lantay ginto, basahin mo. Apocalypse 21 and 22. Sino-sino nabasa na yan? Ang kaharian ng Diyos, 21 and 22 ng Proverbs. Proverbs 21 and 22. Basahin nyo po mamaya. Napakalaki ng kayamanan natin sa langit. Ipagpapalit mo yung bahay mo rito. Napakaganda doon. Ipagpapalit mo yung kayamanan mo dito. Napakalaki ng kayamanan doon. Apocalypse 21:22 para ma-inspire tayo. Ang ganda pa na sa langit, mas maganda pa sa lupa, mas maganda pa sa Boracay, mas maganda pa kung saan ang lugar mo gustong mapuntahan. Pinakamaganda po ang langit. Pinakamaganda po karayan ng Diyos. Apocalypse 21 and 22. Napakaganda ng kaharian ng Diyos. Sumama tayo. Pero ito, permisi natin ito. Hinog, puspos, puspos, hinog. Hindi yung patak lang, hindi ka tatagal. Born again ka, pero hindi naman tayo nakarating sa pagkahinog, hindi tayo tatagal. I'm sorry to tell, hindi tayo tatagal. Ang bata, changeable. Maliban kung mature in spirit. Ang bata, pagdating sa aral, ang gusto niya matamis. Changeable! Gusto niya matamis. Kaya perverted ang gusto niya. Pag siya ay bata, ang gusto niya, ayaw na niya sasaktan, nahihirapan. Ang gusto niya, tatak. Yan. Ang bata, kung immature, wala rin po pupuntahan. Sana kapatid, sabay-sabay tayo mag-elevate. At pag nandun ka na, huwag ka namang pabulus. Huwag ka namang mag-fall down. Mag-backslide. Sikapin natin doon sa taas. Mga kapatid, Revelation 14:12, ang ganda ng sinasabi niya. Revelation 13:12, Revelation 24, Revelation 12:10-11. Ito yung mga iba na pugutan ng ulo dahil hindi sila na-quit. Pero sabi doon, bibigyan sila ng Diyos ng putong. Ang ganda. Huwag kang mag-alala dito, namatay kayo. May bilang pang inaantay na mamamatay. Ang daming mamamatay na Christians, kapatid, before Christ coming. Pero hindi susuko.
Doon naman sa kabilang buhay, magkakaroon po ng pagbangon sa mga patay, yung mga totoong Christians, bibigyan ng celestial body, incorruptible body, at yung po'y sasama sa kaharian ng Panginoon. Amen ba, kapatid? Amen ba, mga kapatid? Pero hindi sila na-quit. Kahit may kamatay, hindi sila na-quit. Dahil ang Holy Spirit, napuspos sila, binigyan sila ng Espiritu na huwag kang matakot, 2 Timothy 1:7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng pag-ibig, kundi ng katapangan. Hindi natin kaya yun. Tayo, matatakotin tayo eh. Lagnat lang. Sakit lang ng ulo. Pumintig lang ang kaliliran mo. Pag may Holy Spirit tayo po, pwede i-preserve tayo ng Diyos. Hindi ko alam kung paano gagawin yun. Basta on the spot, pag nandiyan na tayo, nagpe-prepare tayo. Naniniwala akong iingatan tayo ng Diyos. Alas dos na. Bad alas dos na. Ipaliliwanag ko na lang po. Alin ang una? Rapture? O yung Great Trip? Kasi ang Great Revelation, naka-include po yung tatakam. Naka-include po yung pangangaral na mali. Nandun sa loob yun. Sa Great Trip magaganap yun. At nasa Great Trip na ba tayo? Sa katotohan ng kapatid, nasa entrada na tayo. Kaya lang, yung sukdulan, hindi pa. Nasa entrada na. Matagal lang nag-umpisa yung entrada ng Great Trip. Pero yung sukdulan, hindi pa. Okay. Pero pwede natin pakitanggal natin ito. Kiri, Vlad, okay. Mali, mali yung kanilang teachings. Pero Maranatha, sabi nila. Ano po na? Yung rapture. O Great Trip. Hindi na una. Uwi na kayo. Mamaya ha. Sandali na lang ha. Uwi na rin sila. Sinabi nyo kasi eh. Sabi nyo kasi eh. Uuwi naman talaga pero mamaya. Oh, sandali na lang to ha. Uuwi na ha. Oh. Matthew chapter 24. Baka naman po, pinasasabi sa bata pero ang totoo nun. Biro ko lang po. Ang bata kasi mahirap ang yen yan eh. Pero sa Bible, pag ikaw ay bata sa spiritual, madali kang madaya. Sa literal, okay lang po. Bata eh. Matuwa naman ako dun. No? Hindi nahihiya, no? Na magsabi. Matthew chapter 24. Ayan po, 29 to 31. Nandiyan po ang sagot. Mixin na lang to. Katapot karakarang pagkatapos ng kapigatian. Tingnan mo ha, karakarang pagkatapos ng kapigatian. Sa mga araw na yaon ay magiging 5 araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalanggat ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatan ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ito na kasi yung ano eh. Ito na yung paglabas ng Panginoong Yesus at kukunin ang talaga niya yung mga totoong mga anak niya. 30. At kung magkagayoy din ito ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makakita nila, ayan o, makakita nila ang mga anak ng tao na naparitong suma sa mga alapaap ng langit ng may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, 31, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanila titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin na salibutan, north, south, east, and west. Naalala ko yung isang pamilya, pinangalan sa mga anak niya. Ang pangalan ng isang north, ang isang west, ang isang south. Ang ganda ng pangalan ng anak niya. Malilibot mo ang buong mundo. North, south, east, and west, ang pangalan ng mga anak niya. Ang ganda, no? Ayos ka ako, kakaiba nga. Oo. Tapos ang apelyado nila, globe. Ayun, biro na yun. Dagdag ko na yun. Global eh. Ah, pero wala pa rin siya doon sa Roberto Controlato. Sa Amerika, alam nyo na ho yun. Bird control. At susuguin ang kanyang mga angin.
na may matinding pakakat. Ayan eh, at kanila titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na sulok ng hangin sa libutan, mula sa dulo ng langit hanggang sa kabila. Global, ano? Tumingin mo na kayo. Ano pong una? Ang una ho ba, kapatid, ay great trip? Sa rapture? O yung rapture sa great trip? Great trip. Una yung great trip. At doon po sa great trip, itong mararanasan natin pagtatatak at pandaraya po ng false prophet, ito yun. Ah, ngayon, tumingin kayo. Palagyan natin na tama, mauuna po yung great trip. Sandali muna. Diba dito, pagkatapos ng great tribulation, lalabas ng Panginoon ng Jesus at ang mga anghel niya, kukunin niya yung mga anak niya. Di kasama yung Espiritu Santo, Ephesians 4:30. Ngayon, sinong maiiwan dito? Ang maiiwan dito, yung mga taong masasama, na hindi naman talaga sila nagsipaghanda. Ano po yung aking paliwanag doon? Matthew chapter 25, yung limang dalaga na iwan, yung lima nandun. Ito pa ha. Nung umakit yung limang matatalino dahil pumasok na sila, yung limang mga mangmang, nagmakaawa ba na makapasok? Opo. Pero pinapasok ba? Hindi. Meron pa ba kasunod na mga verses? At nagsisi sila, humingi ng tawad sa Diyos, at muli silang binigyan ng pagkakataon, at si Kristo bumalik ulit. Ilang balik na? Minsan na lang siyang babalik. At kapag siya bumalik, hindi na mauulit at hindi pa balik-balik. Sandali muna. Kung sangali pa rin na mauna, mga kapatid, yung rapture bago yung tribulation. Ito yung gusto ko sabihin, kapatid eh. Tinandudod na yung mga ano, sabihin natin, nauna yung rapture, ano? Pagdating ng great trip, meron para magsisisi. Amen ba, kapatid? Kung nauna yung rapture, mga kapatid, at may mga magsisisi pa, yung Holy Spirit, nasa na? Yung Holy Spirit na, mga kapatid, pag nag-rapture, naiiwan pa ba at tutulungan pa yung mga naiwan? Complicated. Samantalang yung mararapture, yung may mga Espiritu Santo, sila nga yung mga hinog. Oh, kita mo na, hindi lulusot sa mga verses support ng Bible. Yung mga nagsasabing, may mararapture muna, tapos may maiiwan, magsisisi pa rin sila. Ako mga kapatid, baka sila yung ano, nag-aantay ng second trip, wala na silang maaantay na trip, kasi last trip. Ang pagbabalik ni Kristo, last trip. The first ay yung evangelism, nandito siya, nagkatawang tao, natako pa nga, at tinubos tayo. Then the another is yung sa alapaap, yun ang nakalagay sa Bible, at wala ka ng ibang makikita pa na may maiiwan pa dito at magsisisihin pa at sila ay kukunin ulit, wala. Pero sa Thessalonians 4:13-17, wala. May minsan lang. Pagka nabangon ang mga namatay kay Kristo, then may mamamatay nga, yung mga martyr, mga saints, mamamatay, nag-quit, hindi nag-quit, rather, no? Bubuhay sila maguli. May mararatang buhay pa ng mga mananampalatay. Totoo na hindi nadaya ng maling araw, hindi nadaya ng pagpapatatak. Sabay-sabay silang aakyat doon. Yun yung apat na sulok. The four corners of the world. Yung Espiritu Santo naka-indwell sa kanila, aangat sila. Oh, walang maiiwan. Then after po, kapatid, ng trumpet, the seventh trumpet, what is the next? The bows sa Bible. Yung salot. Ang alam naman, no? Galit. Yung pong wrath of God, yun na ang mga ano. Anong sasabihin mong may matitira pa? Sa mga doctrine ng mga different churches and fellowship, no chance. Ang ganong klaseng turot-aral, mga kapatid, ay twisted, perverted. Hindi ganon ang aral ng Panginoon. E karamihan ganyan. Gusto niyo isa-isayin ko yung church? Huwag na. Masyado namang offended. Pero turo ng JCF, ay nasabi ko rin. Turo nila yan. Panahon pa ni Brother Ed, alam nyo kung sino na-create niya? Sila Danny Umawing, kasama yan sila. Nagpupunta pa kami ng Maynila noon, pinag-aawayan nila yung doctrine na yan. Tapos galita rin sila kay Brother Bong. Di si Brother Bong at that time, ano eh, pus-pus. Noong mga panahon na yun. At nakita kong pinakikipaglaban niya. Then nakita ko rin sa verse ng Bible, ito. Nagkatalo, ayaw nilang tanggapin merong verse 29, 30, 31, ayaw nilang tanggapin yan. Ako, nakita ko rin noon yan. Nakita ko nyo ba ang Matthew chapter 25, yung 10 virgins? Oh. Yung naiwang lima, at yung limang pumasok na matatalino, nagkaroon pa ba ng chances pa dun sa lima? Wala, sabi niya. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Oh. Hindi na pinagbuksan yun.
Once lang that ang Holy Spirit nasa kanila, hindi yung bababa ulit dito para eh may mga kapatid, hindi. At wala nang makapagsisisi at datan dahil magagalit ka na sa Diyos. Dahil iniwanan ka. Mamumuhi ka, lalaban ka sa Diyos. Yun ang nakalagay sa Bible. Magre-reveal sila. Yan nga magkakaroon mga kapatid na sinasabing war, yung Armageddon. Lalabanan ng mga tao, makalaman at makademonyo ang Diyos. Dahil iniwanan sila. Eh may mga kapatid. Pero sabi doon, hindi mananaig ang puwersa nila. Klaro na po. Tanong muna, sige o, bago ho mag-limang minuto. Kung klaro na po, iiwanan na natin yan. Ito na po ako sa conclusion. Sige, magtanong po kayo. Step pressing, baka meron kayo tanong. Hindi mo na matatanong to. Yun, magandang tanong yun. Yung na-rapture daw, tapos naiwan sila. Hindi naman daw sila magpapatatak. Hindi po totoo yun. Magpapatatak talaga sila. Kasi ang lahat ng mga maiiwan dito, magpapatatak. Ang tangi lang aakyat doon yung hindi nagpatatak at yung maiiwan dito. Sierto yun, magpapatatak yun. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kung na-rapture na, wala naman silang Holy Spirit, paano nila matatagalan? Paano nila matatagalan? Ay, yung Holy Spirit ay kasama na ng mga santo. No, bakit doon? Ina-justified lang nila yun kasi inuna na yung rapture. Pero totoo nun, una, ang tribulation. Doon pa lang, sasalain ka na. Yun nga ang last screening. Kung merong newborn screening, ito ang last shot screening. Para malaman kung ikaw ay hinog, bubot, bulaklak, o ikaw ay hinog. Yan, maganda yung tanong ni Brother Alex. Kasi yan, na-encounter na natin yung mga tanong na yan ng mga nakaraan. Pero sabi ko sa yung questions na yon, ano rin yon, deceiving question din yon. Kasi pinag-uuna nila talaga yung mararapture muna bago mag-retreat. Complicated question yung kututusin. Rich question yun. Confusive question yun. Kasi kung na-rapture na, nandun yung Holy Spirit, ano sabi niya? Hindi naman daw siya nagpatatak. Eh kasi nga, ang inuna mo ay rapture, yung una nga ay great red. Doon pa lang, ma-scream ka na. At kung nandun na, ang mga santo at may Holy Spirit na naroon, mga kapatid, tumingin kayo. Sino pang magagayad sa mga sinasabi ni Brother Alex na hindi magpapatatak? Sino magagay? Wala. Sinong maiiwan dito for sure? Yung mga madaong masasama. Ayun. Yung tanong ngayon kasi, confusive question yun. Doon sa mga iba na nagsasabi kasi una ang rapture. Pero ang totoo, una ang great trip. Yan ang final shot, kumbaga, ng total screening kung ikaw bobot, hilaw, o hilaw na Christian. Salamat doon sa question clarification. Oh, ano pa po? Sige po. 5 minutes. Yes, sa mag-asawa, Brad, baka meron kayong gusto itanong. Brad, klaro ba sa inyo? So, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Dito po, Manong Romy. Wala. Sabi niya, ang tanong ko, tapos na ba tayo? Papahinga na ako. Tapos na po. Conclusion po tayo, kapatid. May akong tanong mo. Meron ako nilagay dito eh. Kung kinuha na ang mga saints ni Rapture, sino pa ang babalikan? At kapag dumating ang Great Tribulation, sino ang makakakaya kapag wala ng Espiritu Santo? Tanging masasamang tao ang maiiwan at sila'y haharap sa puot o wrath of God. Ito yung sinasabi ko. Kung sinasabi nila, nauna ang Rapture bago ang Great Tribulation, ang maiiwan lang dito mga taong masasama kasi na-rapture na eh. Ano ng Espiritu Santo eh? Ano pang sasabihin nilang another chance na sinasabing magsisisi pa sila dahil hindi naman sila nagpatatak? Oh, no. Akala nila meron pang another trip bukod sa Christ coming. Ang totoo nun, last trip. Pag sinabing last trip, meron pa kasunod? Wala na. Conclusion po natin, pakisulat nyo na lang. Conclusion natin, samantalahin ang panahon. Ephesians 5:16 to 17. Revelation 22:11 and 12. Ulitin ko po. Samantalahin ang panahon. Ephesians 5:16 to 17. Revelation 22:11 to 12. Pangalawa, ating conclusion. Panghawakan ang biblical na aral. 2 Thessalonians 2:15.
ang hawakan, ang biblical na aral, 2 Thessalonians 2:15, 1 Corinthians 15:1 and 2. Panghawakan ang biblical na aral, 2 Thessalonians 2:15, 1 Corinthians 15:1 and 2. Conclusion na to ha. Number 3, conclusion natin. Ipamuhay at manatili sa katotohanan. Ipamuhay at manatili sa katotohanan. 2 John 1:1 hanggang 4. 2 John 1:1 hanggang 4. Ipamuhay at manatili sa katotohanan. Yung kasunod, huwag katakutan ang kamatayan. Matthew 10:28, Philippians 1:21. Huwag katakutan ang kamatayan. Matthew 10:28, Philippians 1:21. Kasunod, maging mapagbantay at maging handa. Ulitin ko, maging mapagbantay at maging mapaghanda. Luke 11:21 to 27. Ulitin ko, maging mapagbantay at maging handa. Luke 11:21 to 27. Matthew chapter 24, 42 to 44. Matthew chapter 24, 22 to 44. Maging mapagbantay at maging handa. Last two. Ang bilis mo, hindi namin nakukuha. Ulitin ko na lang mamaya, sis. Okay, saan ka na ba? Nasa ano pa lang, una pa lang. Nasa una pa lang kayo? Eh mamaya na kayo. Ulitin ko na nga po. Samantalain ang panahon. Revelation 22, 11 and 12. Okay na po. Pangalawa, panghawakan. Panghawakan, ang biblical na aral. 2 Thessalonians 2:15. 1 Corinthians 15:1 and 2. Tama doon na po, Pastor? Ipamuhay. Ipamuhay at manatili sa katotohanan. 2 John 1 verse 1 hanggang 4. Sunod po, huwag katakutan ang kamatayan. Huwag po katakutan ang kamatayan. Matthew 10:28, Philippians 1:21. Kasi ano yan eh, yan ang last na ipanghuhuk ng Diablo. Sunod po, maging mapagbantay at maging handa. Maging mapagbantay at maging handa. Luke 11:21 to 27. Matthew chapter 24, 42 to 44. Ito pong susunod. Bilisan ang pagpapahinog. Bilisan ang pagpapahinog. Mark 4, 26 to 29. Bilisan ang pagpapahinog. Sabi ng iba, bilisan, Brad, ang pagtuturo. Bilisan, ito na ka po. Bilisan ang pagpapahinog. Mark 4, 26 to 29. Revelation 14. Sulat nyo. Revelation 14, 12 to 18. Revelation 4. Revelation 14, 12 to 18. At ito po yung huli na pinakamahalaga, mga kapatid. Be born again. Be born again. 2 Corinthians 5:17. Be born again. 2 Corinthians 5:17. Galatians 2:20. Galatians 3:27. At yung last po, kapatid, Roma 13:14. Ang dami palang verse ng be born again, ano? 2 Corinthians 5:17, Galatians 2:20, Galatians 3:27. Ito medyo unfamiliar sa atin yung verse na yun. Roma 13 verse 14. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Matapon mo yung tubig. Mananalangin po tayo. Makapangyarihan po namin, Ama, nagpapasalamat kami
Umabot din po kami, Panginoon, ng maghapon. Pero naging makabuluhan naman po ang aming pong diskusyon. Hindi po namin, Panginoon, matatandaan lahat. Simula pa po ng Lunes, Martes, at ngayon po, Miyerkules, ang dami po namin, Panginoon, dinaan ng pag-aaral. Ang dalangin ko po, ang Espiritu Santo, Panginoon, ay maiukit sa amin ang pinakaleson ng aming napag-aralan. Hindi man po namin matandaan lahat ng mga verses at mga paliwanag nito. Sisikapin po namin, Panginoon, sa aming mga notes, maging sa mga Xerox copy na aming ipamimigay. Doon po namin ito marireview, Panginoon, sa bahay. Itinadalangin ko po sa iyo, Panginoon. Ito po mga huling araw na ito. Mas lalo po namin maunawaan at maintindihan na kinakailangan po namin mas maging seryoso sa aming kaluluwa. Totoo, may mga pangangailangan kami sa physical at material. Pero po, isusunod po naman yon. Basta po, pagbubutihin muna namin, Panginoon, ang aming mga kaluluwa. Ipinagdarasal ko po, Panginoon, ang mga kapatiran namin na kasama ngayon, maging yung mga hindi, pero nakasama namin ng mga ilang mga araw. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang mga turo't mga aral na ito'y patuloy namin may pagpaalaala. Tulungan niyo po, Panginoon, sila Pastor Alex, sila Brother Asit, sila Noli, kabilang po ng mga babaeng kasama namin dito. Napagtiyagaan namin, Panginoon, ang mga tungkulin at mga gampaning ipinagkaloob mo sa amin. Bagamat mahirap at hindi po madali ang misyon para sa kaluluwa, nalalaman ko pong tutulungan mo kami at susuportahan para po magampanan ito. Lalo na po ang kongregasyon namin dito po sa San Jose. At yan po, Panginoon, sa pinuntahan namin kahapon. Maging sa mga iba pang mga Bible study namin sa iba't ibang lugar. Patuloy po, Panginoon, na kayo ang tumulong doon. Nawa, lalo pa kami magkaroon ng malalim na desire na magpakalalim sa espiritual, magseryoso sa espiritual. At lalo pa kami, Panginoon, ma-force na sumulong kahit maraming mga hindrances, mga trials, mga attacks. Naniniwala na mga Lord, hindi mo kami mababayaan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-iwahiwalay at ang mga turo't aral na ito, huwag pong mapahiwalay. Hanggang sa mga susunod pong mga buwan, kung sakali man pong magkakaroon kami ng ganito ulit, nakasidir na mga pag-aaral, loobin niyo pong mas madagdagan pa kami, mas dumami pa kami ng sagayo, mas marami pa kami kapagpaliwanagan ng mga turo't mga aral. Sa huli, Panginoon, dalangin ko, sa mga kapatiran po namin na mamroblema sa pera, sa negosyo, sa asawa, sa mga anak na mamroblema sa kanilang sariling espiritual at iba pa. Irigalo niyo po sa amin, Panginoon, ang mga tulong na solusyon at kaginawahan sa lahat ng aming mga dinadalangin upang malaya po namin mapagtuunan ang pansin ng aming kaluluwa ang paglilingkod sa iyo. Ang patuloy na pagpapatatag ng aming kaluluwa, ang patuloy pong pagpapataas ng aming espiritual o paglago. Mangyayari po aming mapokus iyon kung mababawasan ang aming mga daladalahin at mga alalahanin. Maraming marami po salamat sa lahat-lahat ng iyong ipinagkaloob na ito. At ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa inyo sa pamamagitan ng tulong ng iyong Espiritu Santo rin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng anak. Magandang araw po, mga kapatid. Tapos na po tayo, mga kapatid. Ang oras po natin, alas 2:20.